Ayan, so magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Renzel Just Vlog. And today is a very special day, di ba? Kasi talagang kita nyo palang sa cover natin na talagang masayang masaya ako. Ayan, dahil nga invited natin ngayong gabi ang nag-iisang mother ni Cairo. Walang iba yan, kundi si Miss Sue. Ayan, sa totoong buhay si Miss Sue Prado. And I know na gusto nyo na itong masimulan, pero bago ang lahat, kailangan meron tayong background info din kay Miss Sue, diba? So, tinatawagan ko yung aking isang best online reactor din dyan, na si Butch. Yes! Hi guys! Hello everyone! So, magbibigay ako ng quick background kay Miss Sue Prado, sa guest natin. She is a widely acclaimed Filipino actress and she studied AB Communication Arts major in theater at University of the Philippines, Los Baños. So, she is best known for her performances in Philippine New Wave films such as the 2013 film Oro and Mga Kwentong Barbero, Barber's Tales. And yun, makikita nyo rin siya sa previous episodes ng Magpakailanman, Maalaala Mo Kaya, and even Ang Probinsyano. And may other films pa siya tulad ng Corazon, Ang Unang Aswang, Rainbow Sunset, makikita nyo siya doon. And of course, sa pinakamamahal nating BL series, Game Boys. So yun, marami din siyang awards and recognitions kasama na dito. Yung paging, nanalo siya ng Best Supporting Actress sa Gawad Urian Awards sa Moving Himpapawid, and she was also Best Actress nominee sa Gawan Urian Award sa Alma Ata na movie, and she's also Best Supporting Actress nominee sa ASEAN International Film Festival Awards doon sa Moving Area. So yun, so ayan. Nakakaba kasi napakabigati ng guest natin. Kahit ako nabubulunan. Yes. Nabubulol. Ay, nabubulol. Oh, actually, ang lamig ng kamay ko, di ba? And then may surprise din tayo sa mga guest din natin na sana talaga ay makarating talaga siya, di ba? Oh my God. So, nasa cover naman yan. Tignan natin talaga kung si mahuhulaan ba nila. Pero syempre, tatawagin din natin yung isa nating ka-best online reactor na si Limwell para makumpleto ang ating interview ngayong gabi. Hey guys! Hello guys! Good evening sa lahat. Maraming salamat sa panonood. Yes, hi kay Jeffrey. Tama. Oo nga. Kay Moises, how? Hello! Hi. Grabe, guys, ano yung nararamdaman nyo ngayong gabi? Ako definitely kinakabahan. Kaya nga, tsaka nalalamig kasi sobrang kaba ko, nilalamig na ako, kaya naka-jacket na ako. Ayan. Oo. Ako kinakabahan ako kung makapagtanong ba tayo ng mga hint for Game Boy Season 2 eh. Kasi if you remember, di ba? Si Sir, sino ba to yung naging ano natin? Nestor, Hector, hindi man tayo Sir Nestor ng Game Boy sa production. Hindi man tayo nakakuha ng clue sa Game Boys pero nakapag-spill siya ng guys sa pelikula season 2. Para layo, no? Okay. So, syempre, huwag na natin patagalin 'to, 'di ba? So, paakyatin na natin si Miss Sue. Hi, hello po. Hello! Hi. Good evening! Hello, Miss Sue! Oo, napaka-pretty ni Miss Sue. Kaya nga magandang gabi po, diba? I know kasi na medyo busy din talaga recently si Miss Sue, and then nagpapasalamat tayo dahil napagbigyan niya tayo. Kasi ang huling nakita kong project ni Miss Sue ngayon, actually nanonood ako ng TV, is yung sa ano Lost Recipe ng GMA. Na, grabe din talaga yung actingan doon, napakabigat. Kaya grabe, actually si Miss Sue, ang dami niya talagang shows, kaya talagang hindi niya, pero ang nagmarka talaga sa akin is yung pagiging niyang nanay kay Cairo. I'm sure, diba guys, talagang nagmarka yan sa inyo. Yeah, nga. Tama, lalo na yung actingan nila ng confrontation ni Cairo, diba? Tsaka ni Mami Sue. Na-starstruck ako kasi ang ganda rin ni Miss Sue. Nakatawa kayo. Wala akong masabi. Kalma lang. Kalma lang. Ako lang to. Easy lang, easy lang. Ang saya. Kalma. So,
Ayun nga po. Actually, medyo nagano kami. Nag-background check. Ang taray. NTL Cup. NBI. So, ayan. Nag-background check. Nakita po namin sa, ano po, sa gallery niyo na mahilig po kayo sa mga pusa. Sa mga cats. Ooh, actually, cat lovers. Yes. Pet lovers si Miss Sue. Pwede niyo na po ba kaming kwentuhan kung bakit po ganun, di ba? Ano, well, hindi lang naman mga pusa. Animals in general, especially mga baby na hayop, yun. Kinikilig talaga ako sa kanila. Pero kasi, bata pa lang ako, mahilig na ako mag-alaga ng mga ligaw na hayop. Tsaka lumaki din ako practically sa farm eh. Tuwing summer nung buhay pa dad ko, tapos may farm pa siya. Every summer o bakasyon na mahaba, dun kami nagsispend time. Yun, as in buhay farm. Papanganak ako ng mga baboy, ng mga baka, ng mga karnero. Naglilinis ng itikan, papakain ng mga isda sa fish pond. Basta all the works, tinuruan kami ng tatay namin eh. Never naman kami, never namin naranasan na na-pamper kami. So, oh, kasi yung dad ko rin, yung parents namin made sure na kahit wala kaming kapatid na lalaki, kasi lahat ng kapatid ko ay mga bilat. Okay, so, minake sure ng magulang, ng mga magulang namin na makakatindig kami, kahit kami lang. So, ayun, yung gawain na, walang gawaing lalaki para sa amin. Lahat yan kailangan kaya namin gawin. Superwoman pala si Sue. Thank you to my parents. Thanks to my parents. Kasi ganun yung kanilang mindset. Mindset, so, yeah. Oh, so ngayon matanda na kami. Kahit saan strong independent woman. Kami. Lumaki kami independent. Bagets pa lang kami. So yung mga, yan, yung mga pusa, ayan, nagre-rescue ako ng mga pusa. Most of the cats that I live, most of the cats I live with, katulad ito si Growl, mga baby ko lang sila. Ang cute. In, ay, kapakita ko, Growl, lalika. So mga stray cats po sila? Yes, ito si Growl. Oh, oh, cute kulay black. Actually guys, ang mga cats, sobrang lambing nila. Hello! Oh. Sobra. Enjoy ko. Oh, lambing na mga cats. Mm. Sobra. Yeah. Tsaka, mga itim. Sobrang lambing cute, cute. Nito. Simula baby pa lang, diba no? Simula baby pa lang ko kasi mas malaki pa yung palad ko sa kanya. Na nasa kanya. Kaya alam niyang mami niya ako. Katabi ko yan matulog. Tapos kapag matagal ako nawawala sa bahay, pag uwi ko, nag-iiyak siya at tatampo. Pero ilang po mga cats niyo, Miss Sue? Ha? Ilang cats niyo po sa bahay? No, ilang po yung mga cats? Lang. Three na tatlo lang. Tatlo na lang po. Namatay na yung panganay ko. 11 years old siya, si Mau Mau. Tapos yung bunso niyang anak, 7 years old. Kasi mga old na rin siguro. Tapos... Oo nga. Maliit lang kasi lifespan ng pusa at saka aso. 15 years on the average ang pinakamahabay. And then, kunin ko din yung pusa ko. Sige, chika lang kayo dyan. Kunin ko lang din yung pusa ko. Sige, bilis. Sana all. May pusa. Tsaka di ba, Miss Sue, ang mga pusa sabi nila, guardian daw yan. Takot sila sa mga, ay, panakot daw yan sa mga bad entities. Sabi nga daw, kaya alam ko na lahat ng tinirahan kong bahay ay payapa. Kasi, may pusa. Ano, hindi. Mararamdaman. Lalo na kung ano. Hello, ayun, cute. Ano yung Persian ba yan? Persian cat? Yes, Persian. Regalo lang to sa akin nung maliit. Baby, di mo mulukluk. Ang cute. Uy, Paris. Itim tsaka puti. Yeah, ang cute nila. Bilis. So, sobrang puti niya. Parang kinukuha na siya ni Lord. Diba? Hello po, hello, baby. Oh, wow. May subot, hindi niyo po siya na, ano, hindi niyo po natatapakan yan sa gabi. Ano po pangalan niyo ulit, sorry? Alam mo to si Growl. As in, si Growl. Di ba kanina, sabi mo yung mga pusa daw panlaban sa, ano, sa bad entities? That can be true. Actually, lalo na kung ang pusa lumaki sa'yo, sobrang protective niya.
sa experience ko, ganun lahat ng pusa ko eh. Ito si Grow sa gabi. Pagbabangon ako to go downstairs to go to the bathroom, sunod-sunod to sa akin. As in, nakabantay siya. Ang cute. Ng bathroom. Tapos, pag-aakyat na ulit, akyat na ulit siya kasi tabi kami matulog. Sino po nag-aalaga sa kanya pag wala po kayo sa bahay? Kapag sa shooting, gano'n? Yung sisters ko, minsan nagdadalaw dito sa house. O kaya meron akong cat friend na dadaan dito sa house para to check on them, ganyan. Swerte ko rin kasi may nagbabantay sa kanila pag kailangan ko umalis for work. Lalo na ngayon kasi puro lock and shoot eh. Ngayon, nag-shoot, naka ilang araw kayo dyan or linggo. So, naiiwan talaga sila dito. But yeah, I'm lucky that, you know, my sisters are also cat people. Cat lover. Cute. Tapos, aso po, Misu, natry niyo pong mag-alaga. Noon sa farm, meron ang dogs namin noon umabot ng 20. At least 20. Ganun. Ano naman yan? Sila yung bantay sa farm. Kasi wala namang bakod-bakod noon eh. Tapos every afternoon, yes. Parang rumronda sila dun sa palayan. Parang nagpapastol. Yes, parang iikutan nila yung yung palayan at yung mga palayan at saka yung mga fish pond. Tapos every afternoon, yun yung ritual nila. Tapos saan ang province nyo, Misu? Saan pong province nyo? Yung farm ng tatay ko dati nasa Bulacan, pero my mom malapit lang sa amin. Bicol, my dad is from Pangasinan. Iyo. Bicol din si mom. Si daddy ay Pangasinan. Oh, Pangasinan. Yes, saan po sa Pangasinan? Sa Nasinto. Ay, layo po ata. Saan kayo? Handa kasi kami. Handa, Pangasinan. Handa? Ah, medyo. Oo. Kung anda, kapapuntang Bulinaw yung sa inyo, di ba? Opo. Anda, tsaka Bulinaw po yung sa namin. Province namin sa Pangasinan. Dulo na kayo. Malayo nga po. Dulo kayo ng Pangasinan. Lagpas Pangasinan. Kenestual, Alaminos. Opo. Kaya layo si kapag Butch. Ano. Saan ka nga ulit, Butch? Leyte. Malayo. Leyte. Gusto kong marating yan. Hindi pa nakarating ang Leyte. Oh, ako naman mismo maganda sa doon. Albay. Ay, Albay. Nice. Actually, malapit kami nag-shoot ng oro sa Albay ba? Sorry, I'm not sure. Ay, hindi. Sa ano kami? Kamsur kami. Ah, Kamsur. Mm-hmm. Yung nag-shoot kami ng oro. Ayan, Albay. Hindi ko pa siya nararating as in kung nasaan yung cone. Hindi ko pa siya nararating. Gusto ko nga magmaneho papunta dun eh. Hayaan nyo, Misu, pag sagot ko ng accommodation nyo di sa bahay. Talagang delicacies ng Bicol talaga ipapatikim namin sa iyo. Hindi ko sa pili, promise. As in, yung diba pag siya, yung ang alam nila yung nakabote niya na walang shell. Dahil yes. Naman tayo nakamukuko dyan. So, ano pili nuts? Pili nuts is siya. Parang kain din siya ng nut pero mahirap siyang buksan limuel, kailangan mo ng martilyo. Ay, ang tigas nung shell noon. Sabi ko sa pwede mong gamitin na takong ng sapatos yun. Nakakaloko ang tigas, di ba siya madulas? Madulas yun eh. As in, kailangan meron kang talent para mabuksan mo yun. Yes, at saka yung iba naman kasi nagbebenta noon, minsan pinipeke nila. Kaya kailangan talaga ang sa trusted. Ang ginagamit nila mismo na buto, isa ang tawag dito sa jackfruit, yung buto doon. Nakakaloka sila, magkaiba lasa din. Yes, pinifake nila. So, yun yung minsan kasi na masama din sa ibang nagbebenta. And then yung iba, yung nasa gilid lang yung laman, pero yung gitna wala. Correct. So, ay, talaga sa compared to lugaw talaga. Come. Iska. Hindi pwede. So, iba talaga lasa ng pili natin. Ano siya eh? Ano siya, yung ang milky niya na basta wala siyang katulad na lasa, promise. Grabe no, talagang napunta tayo sa mga lugar. And Lims, tanong mo naman kung ano yung ano ni Misu about sa college life, yung mga ganun-ganun. Alin doon? What about college?
ayaw ang college life. May baka may pwede kayo ma-share miso sa college life niyo? Or... Ako talaga nag-college. Ang dami ko talaga ma-share. Kaya lang diba ano, hanggang alas-bis lang yata tayo. Sure kayo? Sure lang naman. Pala ba naman po kami dyan? College. Masaya yung college ko. At saka ano, ang dami kong binaon sa adult life ko talaga from, actually from high school and college. So nag-college nga ako, like you know, what you have mentioned earlier sa UP Los Baños. Dahil it's the place to be talaga. It's okay. Ay, nako, dahil kung marupok-rupok ka, dahil elbow ko talaga doon. Masyado siya masaya. Gusto ko yung... Promise, ano siya eh. Kaya ang tagal ko nag-college. Play ako na play, puro stage play, ganyan. Tapos... Natutuwa ako kay Miss Sue. Bakit? Wala po, parang ano, nawala yung pagkaano ko. I mean, yung starstruck, parang friend, parang friendly-friendly lang pala yung ano. Parang... Nakakatawa. Ano ka ba? Tawa lang rin ako. Nawala yung ano ko. Ano ba tawag doon? Parang pagka-amaze. Nawala yung ano. Yung usog. Ayan. Yung parang sige, college. Okay, college. Ayun. At saka yung mga maraming taga UP Los Baños. Dahil huwag niyong yayayain sa inuman. May balot na sandunog mga atay namin. Hindi ako nagbibiro. Taka-UPin to si ano, si Butch po. Si Butch. Yes. Di ba UPin yeah, ka, si Butch? Totoo ba yun? Diliman ba? Naman ako. Diliman. Dahil dami na namin pinatumba pero, sa inuman ng taga-Diliman. Actually, Diliman, Manila, Baguio. Iba pala ang mga Los Baños. Ano system? Ganon. May mga kilala rin ang mga Los Baños. Ang lalakas nga nila. Hindi naman sa pagkakaya bang marami na sa amin ay cirrhosis. Chas. No, promise, pag UP Los Baños, especially nung generation ko, ewan ko ngayon na, pero inabot pa ng generation namin yun na ano, UPLB equals alak. Ano po ba yung popular na inumin nung college life po, Miss Sue, na tinitimplan nyo? Baklasan Miglite naman na. Huwag mo akong ganyan. Miglite na. Ano, akala mo sinisindasindihan eh. Kala mo may gin bilog. Pantos. Oh, yes. Huwag mong gaganunin bigla yung bote ng day. Lapmos ka dito. Oh, alam na alam ni Miss Sue. Alam na alam. Masayo eh. Siyempre, no, gin bilog at siya 4 cantos yun. Alam na alam. Diba? Di parang dorm. Di ba, pag sa Butch, di ba, pag alam ko yata, pag sa Los Baños is parang dorm-dorm. Ganon. Maliban na lang kung taga dun ka. Depende. Depende sa ano, depende sa yaman ng pamilya nyo. Oo. Depende sa status ng ano no, ng pamilya mo. Depende kung gaano ka kalayo sa laylayan. Kaya puro dorm na. Diba, diba, Butch, na ganun. Pagka ano, pagka medyo nakakangat ka sa lipunan, yeah, apartment. Nasa labas ka. Kondo, ganun. May kondo na po ba? Pero ngayon, kalalayan ka na. Ayun, men's dorm. Men's dorm. Yun, oo. Hindi, pero totoo kasi pinaprioritize dun sa dorm sa loob ng campus yung mga mas malalayo. Malalayo. Tapos yung mas mahirap yung kapasidad ng pamilya para makapag-provide ng accommodation dun sa anak nila. May dahilan naman talagang legitimate yung hindi dahil sa pangdudusta lang. Totoo. Kasi may mga bracket yata yan, di ba? Hmm? May bayad po ba? May bayad? Depende sa bracket mo eh. Although yung mga dorms sa loob ng campus, hindi talaga kasing mahal ng mga accommodation sa labas ng campus. Kasi they're really meant to be subsidized for students na mas nangangailangan. Yeah. Grabe, no? Siyempre, alam mo yun, medyo scary din kasi yata sa Los Baños pag gabi na kasi, diba? Parang probinsya. Alam mo, lang yan. Nag-ano kasi well, ako, nag-tour kami dyan, nakita ko dyan yung baka na butas yung chan. Ano? Yung parang gano'n. Ah, sa D3! Sa ano? Sa may ano animal husbandry. Bakla ka buhay pa naman siya, di ba? Pero parang may agimat siya sa gilid. Butas yung chan niya, Mars.
So sabi ko, my God, mutant siya. Alam mo, seryoso, butas? Sa may animal husbandry, yung papunt, didiretso ka, tapos dun yung bilihan ng mga choco milk, ng mga fresh milk, sa D3. Oo, legendary ka na yun. Tatandaan pa ni Michelle, no? Oh naman, favorite ko rin yung D3 kasi mga kesong puti na bagong gawa, dun yung mabibili. Mm-hmm. Oo. Kasi yung ano, mga fresh milk na galing sa dodo ng cow, na literal. Yes. Dun mo siya mabibili. Naggatas din kami doon, kaya, kasi yeah. Ano, educational trip. Mm. Ano, actually, Limwell, tapos Victoriano, kasi grabe nga. Medyo talagang unforgettable siya kasi bumili ako ng gatas noon, and then pagdating ko sa bahay, siyempre sa sobrang valued ko yung gatas. Mga ilang araw ko pa siya noon, pag inom ko, panis na siya. Kasi, hindi naman, hindi, kasi ilang feeling ko. Hindi kasi, hindi naman kasi for life yung gatas na gano'n. Oo, ano, meron palang days lang yun. At saka, diba, pag mahirap ka, and then, pag mahirap ka at nasa laylayan, yung inyong lagayan ng mga malalamig is yung nilalagyan lang ng yelo. Correct. Diba, o kaya ano, talagyan ng kaldero. Parang yung mga tapos lagyan mo ng yelo. Hindi ba yung microwave, hindi ka gamitin, lalagyan ng mga Tupperware lang. Yes, pero nung pagtikim ko talaga. Pagtikim ko, hindi ko alam kung gatas ba yun o suka na yung maasim na siya. You have to remember also kasi, fresh milk siya, as in galing nga sa dodo ng cow na literal. Wala siyang preservatives, kaya hindi talaga siya magtatagal unless sa freezer siya ilalagay. The same with the choco milk. Fresh yung, na pati fresh yung talaga. Oo, wala silang preservatives, kaya yun yung very good dun at the same time. Kaya dapat careful din. Kapag bibili dun, magbangon talaga kayo ng cooler. Tapos huwag mong isi-store yun sa ano, sa fridge ng ganong katagal unless gusto mo siyang gawing suka. Suka? Yes. Suka? Nanginayang talaga ako. Sabi ko, oh my God, sana ininom ko lang nasa biyahe. Eh, siyempre, natatakot lang ako na inumin sa biyahe kasi baka magkaroon ng revolusyon yung chan ko. Correct. May revolusyon nangyari sa chan. Mm-hmm. Tapos ito pa, tanong natin kay Misu, yung kanyang ano, grabe na bulol ako. Nakakatuwa kasi yung ano natin, no, yung conversation natin kay Misu, napaka-natural lang talaga. Natuwa ako. Parang gusto tumawa ng malakas. Bakit kasi hindi kayo tumawa ng malakas? Yung nanay ko kasi tulog na baka batuhin ako, charot. Di ganito bakla, may unan ka dyan. Tapos kapag yung unan ka na, bakla, ganito mo yung unan. Di ba very bright yun? Yes, totoo. Kaso, tapos may tanong dito actually, paano nga ba nasali daw ang Miss Sue sa Game Boys? Ano ba to? Nagkabanggaan ba kayo ng director? Biglang may liwanag na dumating sa bahay, tapos ikaw na si Miss ano Layla ng ano ng Game Boys. Paano po ba to? Sinabi ko lang because I can. Chaz, hindi. Ano? Palabas. Palabas. Actually, parang matagal na sila nag-shoot nung nag-start ako mag-shoot kasi sina Eli, si Cairo, si Okoy, magkakasama kami sa idea first. Yun. Tapos, actually, I wasn't aware na they were doing something. Kasi diba medyo lot-lot tayo lahat last year. Hindi natin naiintindihan kung nasaan tayo eh, kung ano nangyayari. Diba yung parang hindi natin alam kung ano inihintay natin. But I was at that state ha, last year. Sobra yun. As in, parang wala akong clue sa buhay. Yung kahit anong sipag ko, walang mangyayari sa akin kasi nakakulong lahat. Kahit magpursigi ka, hindi mo alam saan papunta kasi nakakulong kayo tapos hindi mo alam kung anong direction yung gusto ng mga kinauukulan. So anyways, kinontak nila ako ng idea first nga na pwede ka ba mag-zoom shoot tayo sa mga kanya-kanyang bahay. Tapos sabi ko, nung tinanong ako ng pwede ka pa, parang
dahil na namang lalakarin ko, di ba? Ngayong panahon ng pandemya, lahat tayo nakakulong. So, paglakad. Ito kasi, yung mga Zoom-Zoom, ito nito-nito lang na lang ako natuto niyan. Kasi nga, dinosaur talaga ako. Alam mo yung hindi ako technology-ing tao. So, no, nakakaloka as in yung, dahil paano ba yung mga Zoom? Paano to gagawin? Literal, kami nagsushoot sa mga sarili namin. Kaya ang haba, ang tagal ng proseso na yun kasi wala pa namang gumagawa nun before eh. Before we did it. So, wala kami susunan. Ano siya, trial and error. Tapos kami ni na Ivan. Walang template. Well, exactly. That's a very good way of putting it. Walang template. So we needed to figure it out ourselves. And, kumbaga, wala pang available na math equation para doon sa math problem na yun. Dun experimental. Pretty much, it started out like that. Kasi, yung ultimo yung on the technical side na the kind of camera, yung ilaw, yung since kanya-kanyang bahay, i-ocular namin yung mga bahay namin gamit ang phone, the video call. I-check ni Ness, ni store, yung PD namin na yes. Auto touch na to, dito yan ha, ganito, ganyan. So, ano siya, mano-mano. Tapos, ano talaga, isa yun sa kaya unforgettable din yung Game Boys kasi dahil nga siguro dun sa crisis na iba na sa back, may background ka ng crisis, tapos pare-pareho kayo nangangapa. Doon ko talaga napatunayan, nakita yung teammates ko tong mga to. Alam mo yun, yung dusa ko, dusa nyo lahat. Dusa nila, dusa ko. Tama. Alam mo yun. Kaya ang special din, actually, na yun, nakabuo ng ganun. Sabi ko nga, just imagine, guys, we've been in this situation for more than a year already. Yes. Tapos, alam mo, may ibang klima siya this year compared to last year, maybe because last year, wala tayong clue eh. Ano ba itong lingtik na virus na ito, diba? Ano ba itong maligno na to? Kasi hindi natin alam paano, ano yung biglang tinigil yung mundo mo? Tapos hindi mo alam. Paano ba natin gagawin to? Paano natin gagawin yung everyday? So ngayon nakaka 1 year plus na tayo. Sa mga may clue tayo, it's just really frustrating na kasi tayo na lang yung sa buong mundo yata na naka-lockdown, no? But oo nga eh, grabe. But still, yung last year na nabuo yung Game Boys, it was such a feat. Hindi sa pagmamayabang, pero ano siya, kumbaga, congratulations to us all, including kayo, na naging part ng journey ng Game Boys. Kasi kung wala kayo, syempre, you need to accept the fact na kasama kayo dun sa nag-fuel eh. Bakit nagpursige kami na nagpursige? Gawin buuin yung show. And ito nga, di ba, nagka-season 2. Kasi, kayo yung may gusto nun eh. Di ba? Yeah. Yes. Gustong gusto. First and foremost. Gusto. Excited na nga kami. Sana sa May meron na. Actually. Ay. Sana no. Baka, actually, wala akong tulo kung kailan siya. Yes. So, wala ba mapipiga? Sir Nesto din eh. Oo nga eh. Sir Nesto din dito alam eh. It's not easy rin. Even with it, okay, yung season 2, di ba? Somehow. Pero nag-on and off kasi yung mga restriction, di ba? Restriction ng quarantine, diba, ganyan. Kahit na may mga ganong spots or pockets this year during the shoot of season 2, ibang challenge pa rin talaga siya kasi you still have the fear of this invisible maligno na mag-iingat ka lang na mag-iingat, pero hindi mo alam eh kung ano ba, nandyan ka na bang lintek ka. Wala, hindi mo talaga alam, di ba? So, ang challenging niya pa rin, kasi, ito, for one, before pre-pandemic, pag nagsishoot kami, we have, let's say, at least 70 people. At least, dami. Basta maraming tao. At sabagay lahat na yun, oo. Department. Ngayon, dahil parang lima lang yata kami.
Yes. Kasi, sa on the shoot po, parang no, yung meet up po. Yung mga eksenang ginawa namin, yung kasali ako, lima lang yan. Oh, lima kami. Super layo nung dati. Yes. Kaya ano siya, nagmumultitask, tapos kailangan mas mataas yung level of efficiency kasi para mas maging para maging less yung time for exposure. May mga ganun ng consideration. Mm-hmm. So, iba rin talaga yung challenge. But, okay, parang somehow, this year, medyo nakakagalaw tayo. Sa tingin ko kasi, aba, kung hindi pa naman tayo nasanay, di ba, isang taon na tayong ganito. Tama. But still, hindi nawawala yung challenges kasi hindi naman nawawala yung virus pa eh. Yes. Ang way na lang mag-cope up or ano, tayo na lang mag-adjust sa virus. We can protect ourselves. Yun lang talaga. Mm-hmm. Wala and then walang ibang way. Kasi, and then, syempre tama talaga. At saka talagang dapat yung mga ano natin, yung mga tao din na syempre nasa likod nung halimbawa like DOH, talagang they, ano, talagang give us concrete solutions para matulungan itong mga mamamayan na ito. Oh, parang roadmap no sana para mapuksa yung COVID-19 or kung hindi man mapuksa, parang ma-prevent na dumami or mag-spread palalo yung COVID-19. Di ba? Ano siya, combination kasi of effort from the government and from the citizens. Eh. Correct. Yeah, and then, tama. Alam mo yun, sa government hindi, lang. Talaga tango siya. Pero kailangan natin ng malakas at klaro na leadership. Yes. Para umayos yung kalagayan natin. Kasi parehistro na kayo! Actually, tapos yung mga hindi pa kumpensido magpabakuna, isipin nyo ulit. Mag-isip ulit kayo, baka alam mo may mahanap kayong glimmer of hope in your heart na makita nyo yung importansya ng pagpapabakuna. Kasi yeah, wala tayong ibang panglaban sa ngayon eh, di ba? Walang way off of, yeah. Di ba, I mean, sabi nga nila, ano, mababa efficacy rate ng iba. Oh, sige, fine, pero halimbawa 50%, isn't it better than zero? Yes. Oh, tama. Kasi, at least meron. We're starting from none, di ba? So, ganun. Kaya sana, yung mga, ano nga, yung mga nagdi-dilly-dally pa, o kaya yung hindi kumpensido dun sa pagpapabakuna, ano talaga, pag-isipan ng dibdiban. Kasi hindi lang para sa sarili yun, kung hindi totoo para sa mga taong nakapaligid, nakasalamuha. Ano tayo, hawa-hawa tayo sa buong sitwasyon na to. Yes. Grabe, oh, no? Ako hindi pa ako na-vaccine kasi parang hinihintay namin sa amin na, sa part ko, yung company namin, sila na magpo-provide ng vaccine eh. So, yun na lang hinihintay namin. Pero magpa-registered kami kung sakali magkaroon. Pero yun, still waiting for them. But, ayun. Pero, ikaw, Butch, yun nga, just better na may vaccine. Butch, sa Taiwan ba, paano bang proseso ng vaccination? Nasa Taiwan kasi siya, Misu, si Butch. Ang Taiwan, imported. May imported guest pala tayo. Yes. Imported from Taiwan. Multi capital, charot. Yeah. Padala kami. Actually, alam ko parating na yung bakuna dito, pero kailangan din naman magpabakuna ng lahat talaga. Pero dito naman walang ganung rush kasi yung cases namin parang zero nga yung cases namin. Wala kaming lockdown. Diba, kabo? So wala kaming ganung talaga. Sana all. Wala kaming ganong urgency. Pero, syempre, karamihan ng tao dito, alam nila yung importance din ng vaccine. Kasi, kailangan din ng herd immunity. Kailangan ma-reach natin yung herd immunity. Oh, kasi so, without the vaccination, paano ma-reach yung herd immunity eh? Diba? Yeah. Mm. Naglalakad ngayon si Butch Misu dyan sa Taiwan na walang face mask eh. Kasi, ano na, wait, hold on. Sa Taiwan, hindi kasi it really mattered na ano ba yung na mga naging
ano yung mga naging ano yung naging initial steps nung nag-uumpisa pa lang yung pandemya. 'Di ba? Kasi kung hindi mabisa kasi yung first steps na ginawa, nanganganak yung problema exponentially. Example, Philippines. Dito sa diba, Taiwan. Kaya kailangan kasi it's important na na-contain siya. Yeah. 'Di ba? Yun early ban ng flights, tapos namigay ng mask, tapos parang required mag-mask talaga. Kung hindi ka mag-mask sa labas, parang may penalty ka. Parang yun yung nangyari nung start. Yun yung nangyari nung start nung sa Dubai pandemic. Din ganyan. Kaya, tapos hindi ka pwede pumasok sa mga buildings na hindi nasa-sanitize. So, may mag-check parati ng temperature mo, tsaka maglagay sa'yo ng alcohol. Yun talaga yung nangyari nung start ng pandemic. So, hindi kami umabot sa point na parang na total kailangan lockdown. Ng lockdown talaga. Oo. So, ayun. Sana all si talaga. Carl, hello, Carl! Yeah. Can't wait for the vaccine. Eligible ka for bakuna. Yes. Ako dito sa amin naman, ang municipality namin is kung gusto mo magpabakuna is merong application para mag-register ka online. Tapos meron na akong code. So naghihintay na lang din ako ng vaccination from the municipality. Pero syempre mauna dyan is yung mga frontliners and then yung may mga commodity like yung may mga senior citizens, ganyan. So at least... E3, comorbidities, seniors, PWDs. Yeah. Yes, pasok ako dun sa PWD kasi... Ako din. Psychosocial kasi ako sa psychosocial. Yung bakla ka lang disability. Sa social ka lang. Ano? Social, wala sa diba? Social lang. Yes, 'di ba? So talagang magpa-vaccine tayo. True. Take advantage. Ayun talaga yung yun talaga yung sa loobin ko, yung sana kung sa mga LGU natin may available na mga bakuna at ni-roll out na yung category na kasali tayo. Yeah. Consider it. True. Seriously, consider it. Yan din, tulong mo na rin sa kapwa mo yan eh, na alam mo yun yung at least may isa na may less chance na makahawa kasi may less chance siyang mai-infect. Diba? Yeah. Talaga cause and effect and domino, diba? So, chain reaction na siya. Totoo. Kaya sana, second vaccine ko na bukas. Wow, ang galing. Si Mami Ray din. May 6. Ay, May 6 pero si Mami Ray, sabi ni Mami Ray. Second shot niya daw sa May 6. Frontliner din kasi si Mami Ray. Oo, sa barangay siya. Ako din. Kasi as PWD. And ito pati, remember guys, taxpayers tayo. Especially, tama. Lahat naman ng bagay na binibili natin may taxes. Pero yun ba, iba pa yung kinakalta sa atin, di ba? Dahil wala na nga akong trabaho last year, bayad pa ako ng bayad. Saan na pupunta yun, di ba? Wala akong anino ng 5 duling, wala akong nakita, di ba? So, papabakuna ako kasi yun yung dapat isang silbi ng pagbabayad natin ng bayad. Di ba? Social welfare. Di ba? Yung nadudugtungan yung kulang sa mga taong kulang o walang kakayahan. Diba? Yes. So, pero, yun, let's exercise the power of being taxpayers. Magpabakuna tayo. Diba? Protektahan natin yung isa't isa. Ganun. Exactly. Yes. Take one bakuna yung bakalawa. But remember guys, if na-vaccinan na kayo, don't forget to practice pa din yung social distancing, pati yung face mask. Yes. Kasi sabi nga nila, kahit vaccinated ka, yung sabi nila, nabasa ko lang, yung virus daw nasa, parang nasa bandang ilong or bibig pa lang siya, pero pwede pa rin siya makahawa sa iba. Pero ayun, may nakita lang picture. Kaya dapat practice pa din yung social distancing. We need to be careful about the misnomer of being vaccinated, of having been vaccinated na
ala, immune na daw, or na-immunize na, or may, alam mo yung parang naging superhero, dapat wala sa isip natin yun. Dapat optimum protection pa rin, diba? Kasi, remember, meron yung ano, meron siyang incubation period pa. Diba after mong turukan, dahil yung katawan mo, hindi niya kilala yan. Mag-a-adjust na. So, muna. Diba? Magiging, ano siya, magiging susceptible siya, magiging vulnerable siya at that state. So, yung 2 weeks na yun, irrespeto talaga yung 2 weeks na quarantine after magpabakuna. Yes. Saka baka, wag muna mag-socialize. Pwede na actually, marami tayong nakikita niya na they're vaccinated, pero talagang nahawa pa rin sila. Diba? Like General Dibble, diba? Oh. Talagang na, nagkaroon pa rin siya ng sakit. Diba? Kasi kahit vaccinated na siya. Hindi ko lang alam. Parang meron pa. Pero in fairness, magre-retiro na siya. Congratulations, General Dibble. Diba? Nagkakantan ka nga sa Taiwan ka. Yes. Ito na tunay birthday. Talagang manyanita chame. Ayan. Ayan. So nakakatuwa yung usapan natin. Napunta tayo sa vaccine, di ba? Ang galing na may science na tayo. So feeling ko diba? Nag-yupi na ako. Ayan. So, ano, actually, Miss Sue, merong sayong gustong bumati na isang, isang individual na nandyan sa aming video greetings. So, I'm sure siguro kilala mo siya. Ayan, so ipi-play siya ni kapatid na Lemuel. Grabe, no? Parang kulto ba tayo dito, kapatid? Charot. Ayan, kapatid na Lemuel. Ayan, so ipi-play yan ni Lemuel. Hi, Sue. Kumusta ka na? Natutuwa ako at masayang-masaya ako sa narating mo sa buhay mo ngayon. Naalala ko na estudyante pa kita. Active sa klase, mahusay. Masipag na estudyante. Laging handa kapag nag-discuss ako, kapag nasa klase na ako. Sana lalo ka pang magtagumpay sa karyer mo, sa lahat ng endeavor mo sa buhay, makamit mo ang lahat ng mithiin mo. At isang araw sana magkita pa tayo. I love you. I miss you. Ingat ka palagi. Bye-bye! Bye-bye. Ayan. Naiyak tuloy ako. Kasi, sa Erling Panlipunan nung high school sa Quezon City Science. Erling Panlipunan. 3 yata. Oo. Bagong teacher pa lang yata si Ma'am Ellen nun eh. Alam mo, petite na lady, pero ang lakas niya talaga. Ang lakas ng personality niya. Malakas siyang babae. Ganun. So, Ma'am Ellen. Diba? Speak na naman. Actually, talaga, sabi si nila... Ay, sorry. Sige, go, Mayor. Sige, ano yung sinasabi mo nga, Lims? Sige, ano yun? Talagang yung mga teacher natin is meron talaga tayong... isang teacher na ituturing talaga nating parang second family or mother or father kung ano man siya, 'di ba? Talagang magiging close talaga tayo sa kanila kaya hindi natin sila makakalimutan. Actually lahat pala ng mga teachers natin is sobrang hindi natin sila makalimutan personally kasi para sila yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. 'Di ba parang tita natin sila, second nanay, kahit teachers ko noong elementary. Kilala ko pa din yung mga teacher ko dati. Oh, diba? Hindi mo sila malilimutan. Tapos ang mas nakakaloka, sa dami ng mga naging estudyante ng mga teacher natin, mula elementary pa yan, high school, dahil hindi nila tayo nalilimutan yung pangalan natin. As in, lahat ng mga naging estudyante nila, kabisado nila. Diba? Dalawang reason lang yan kung ba't tayo nakatandaan ng teacher natin. Una, matalino tayo, mabait, or ano, pangalawa, pasaway tayo, ito'y pinapasaway. Kaya tayo natatandaan. Yes. So, ano po kayo doon? Bakit niya ako naaalala?
Actually, ayaw ano, si Miss Ellen kasi, naging ko siyang teacher din nung high school, araling panlipunan also. Oh, di ba? And then, yes, actually, si Ma'am Ellen yung naging tulay para makakuha ko ng video greetings dati kay Miss Sue. Kasi grabe ako mag-research eh. Oo, talagang, Ma'am, hinihingi nyo naman ako dito kay Miss Sue. Super idol ko siya. Kasi sa pinilakang tabing ng pelikula talaga, talagang grabe yung respeto kay Miss Sue. Grabe, tumingin pa talaga sa task. Diba? Ganun talaga yung respeto ko. And then, I'm so happy lang kasi, syempre, alam mo yun, teacher mo, tapos naging teacher din ni Miss Sue. Kaya si Miss Ellen, grabe talaga, magaling siyang guro. And then, lahat ng guro naman sa panahon na ito ay napatunayan nila yung galing nila, di ba? Oo, dahil bayani talaga yung mga guro ngayon. Mas lalo pa, alam mo yun yung ay nako, yung challenges na walang physical na classroom, na hindi naman lahat. Alam, maraming teacher na katulad ko na dinosaur. Di ba yung the thought of paano nila natatawid yun eh. Di ba? Merong, alam ko sa LB, meron yung isang professor doon nag-internet cafe siya. Para makapag-hold lang ng klase. Kasi hindi naman lahat merong internet connection eh. Hindi naman lahat maa-afford yan eh. May computer, may laptop or something. Oh, exactly. Yung mga ano technical na gamit, hindi naman lahat given na... Maalam. Maalam. Sa Zoom. Maa-afford. Dahil yung Zoom talaga, ako nga eh. Ganito ang edad ko eh. Dahil leukemia talaga. Yung sa Zoom na yan, nag-shoot kami. Ay, nako. Game Boy siyang nagturo sa akin paano mag-Zoom. Sa yung internet, buti mabilis. Ay, dami Christmas pang isa yan. Kaya pa ako dito ang internet noon. Kasi, exacto nung nag-announce ng lockdown, kakalipat ko lang. As in, nag-announce ng lockdown ng Sunday, that was March 14th. First day ng lockdown was March 15th. March 13, kalilipat ko lang dito sa apartment ko. So, wala akong totoong internet. Alam mo yun, yung chururus lang na pocket wifi, dahil lot-lot balot talaga yun. 10 gigabytes, tapos mag-zoom ka. Ubus yun. Diba? Ay, naku, sabi sa'yo, kung paano namin tinawid yung mga shoot namin ng Game Boys. Kasama ako. Nairout naman. Nairout naman eh. Diba? Nakabuo naman ng isang season. Yes. And then, syempre, diba, napakaganda naman talaga. Buti ngayon, Misu, meron naka-internet. Mabilis. Shush, may high-tech na kaya ako. Oh. Hindi na siya dinosaur. Isa na siyang robot. Shush, me. Thank you to Converge. Kahit na dalawang buwan yung hinintay ko bago ko makabitan. Ay, Converge siya din. Pa-shout out sa Converge. Oo, kasi alam mo, promise. Alam ni hindi nga kasi before, ano, hindi wala akong hard connection ng internet sa bahay kasi lagi akong wala, lagi akong nasa shoot. So walang gagamit ng internet sa bahay dahil hindi marunong naman kasi mag-internet yung mga pusa ko. Oh, di masasayang lang, di ba? Tama. Hindi, ano, pocket wifi muna, churros. Dahil nung nag-pandemic. Doon nagkamit. Ito yung laylayan. Ito, oo. Laylayan. Andito ako, andito, yan. Ay, tara. Eto, malapit ito. Malapit na siya sa garter, di ba? Alam mo yung poverty line. Di ba may sinasabi, below poverty line. Dahil ako dun sa below... Below poverty line. Below. At least, di ba, nag-increase? Di ba? More chances of winning talaga ako ng sakit nun. Parang hindi ako sali sa herd immunity. Grabe. Sobrang baba ako dun sa hierarchy ng lipunan. Grabe, no? Anyways, kasi ito pala, Limbs, medyo meron tayong iaano na kailangan na natin agad siyang ipakilala kasi... yung ating special guest. Oo, pero bago ang lahat, meron kasi kaming pinaka-favorite na eksena sa Game Boys and I know na yung mga tao din dyan is alam yun. Diba? So, yung Mommy, ano, Layla and Cairo episode talaga na alam natin na tumatak sa puso natin. And grabe, napagbigyan niya tayo ngayong gabi.
Grabe, kagaya din ni Miss Yu, di ba? Super nakakataba ng puso. Pero i-play mo muna yung video. Oo. No, kataligin mo eh. Yung bal, parang, kaya mo pa ba? Wala. Parang sinasama ko na dyan eh. Oo, parang sinasama na. Shook. I-play muna natin. Wala, Miss Yu. Oo, yung episode na yon, di ba? Para wait lang, bakit na i-play? Teka lang kasi yung washing machine ko, nag-a-alarm. Wait, saglit lang ha. Ah, sige po, sige po. Sige po. Grabe, diba? Sige, break. I-play muna natin yung video bago natin ipakilala. Yes, i-play muna natin kasi ganito yung problema. Mayroon siyang commitment ng 10 p.m. O kaya kailangan... Kailangan mabilis lang siya. Oo, grabe. Oh, may shooting. Oh, hindi, actually, may live siya eh. Sinabi niya may live. Naglalaba kasi ako. Oo. So, yung kung magagaling talaga yung mga audience natin, anong episode ditong Mami Layla in Cairo? Yung kanilang heart-to-heart talk. Comment down below nga dyan. Comment down below. Yeah. Sige, may sige. Quiz, tapaloy ko na, diba? Mami. Ay, explain mo muna kay Mami... Mami... Mami Su. Mami. Mami. Mami na din ako. Kay Miss Su, kung anong gagawin after na mapanood? Yes, ito po ay i-acting. Pero don't worry, ito po ay cut na po siya and then may script po na lalabas sa ilalim. Kaya napakadali na lang po. Yan, okay. Yung mga sumasagot na. Episode 8. Talagang guys, alam na alam nila. Okay, sige. Okay, so sige, i-play na natin. Ang episode 8. Sorry, I'm gay. Cairo. Don't be sorry. You don't apologize for being who you are. Kung merong dapat mag-sorry dito, ako yun. Anak, walang mali sa'yo. Kaming pamilya mo. Kakamping mo kami. Na, you are safe with us. Ng papa mo. I'm really sorry, anak. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Hala, grabe. Yung episode na yun, nakakaiyak yan. Pati, alam ko yun yung ano, diba? Episode after mamatay nung papa ni Cairo. Tama ba? Yes. Kaya nakakaiyak na sobra yan. Grabe, diba? Grabe, hindi ako makainga. Nakakaiyak talaga yun kasi super relate ako dyan. Pero hindi naman namatay yung tatay ko. Yun yung maganda. Sa story. Okay, nag-aalaga okay. Siya ng manok. Ayan. So, mga panabong niya dyan sa gilid. Mga kapatid mo. Yes. Kaya pa ba rin? So, kaya pa natin. At ito na nga. So, paakyatin natin. Si... Tentarilin! Hello! Ayan. Hi, Juan. Si Juan Alberto. Ayan, diba? O, grabe, nag-effort kami, no? Kasi nga, medyo si Elijah, kasi alam natin na napaka-busy niya yan. So, pinadala niya sa atin yung kanyang representative ngayong gabi. Diba? Ito si Juan Alberto. Kalokalike. Yes, actually. Bati ka muna. Bati ka muna. Hello po sa inyong lahat, kay Miss Su, hello Miss Su, kay Kuya Renz, kay Kuya Victor, tsaka kay Kalamel. Hello, thank you sa best hello. Ano, Raptors for inviting me. Hello, ano, hi Gladys, may hala, ang cute niyo. Gameboys TV, hello po sa lahat ng mga andito, sa mga nanonood. Buwan namin yan. Hala, ang cute. Hello sa inyong lahat. Hi, Ati. Grabe na. Hello. Hala, ang cute. Hello Miss Su, ano masasabi mo na nandito yung ano, yung... Siyempre, Mami Layla, ano masasabi nyo na nandito ngayon si Cairo, di ba?
Si Cairo. Kung sino ka man, ilabas mo ang anak ko. Ilabas mo si Cairo. Ilabas mo ang totoong Cairo. Joke lang. Hi, Precious. Nakakatuwa, ang dami nagma-message. Yes, hello, opo. Hello. Actually, ano, Misu, isa siyang TikTok influencer. Ayan, so talagang marami din yung followers. Talagang bonggang-bongga talaga. Congrats! Congrats! Sabi nga ng mga chismosa sa talito ka, sikat na sikat daw yung TikTok. Oo nga po. Sikat na sikat. Oh, sikat na sikat po ang TikTok. Mami Su TikTok when, ba? Diba? Grabe talaga yun. So abangan natin. Mag-TikTok na rin, Mami Su. Dahil pagka nag-TikTok si Juan Ponce Enrile, baka may chance. Ay, taray. Grabe, no? From so, the beginning ready na ba? Po yan. Ready na ba? Ano, misuga, actually, may lalabas lang na mga script dyan sa baba. Yung napanood nyo po, cut version po yun, actually. Para hindi din kayo mahirapan. Kasi baka pag pina-acting ko po yun lahat, magbayad kami ng malaki. Nakakatakot. Yeah. Ayan. Oh, idea first, ginamit po namin yung video nyo. Ano, huwag nyo po kaming i-copyright. Ayan. So, nandyan si Director Limuel. Ayan, well, para i-guide po niya kayo kung merong payawan doon. And then, Direct Percy. Ito po si Direct Limuel. Ayan po, siya po yung director namin dito. Sige, okay, guys. Sige, opo, may ipa-flash po kaming ano, may kodigo po tayo. May ipa-flash po ako mga script dito. Tapos babasahin niyo lang siya with feelings. Feelings. Ala. Ayan. So, guys, yes, bababa ko kami, na kayo, guys. Ha? Yes. Doon kami sa ano, baba. Sa backstage. Backstage. backstage muna kayo, guys. Kailangan natin tong ano, kailangan good take to. Isang Direk, one take kayo na pong bahala dyan, Direk, ha? Sige. Hindi ba ako choppy, Kuya Lemuel? Hindi naman, okay naman. Baba ko na kayo, ha? So, guys, ready na ba kayo, guys? Internalize muna kayo, internalize. So, ayun, ulitin ko, may flash naman ako dito mga script nyo. So, kailangan damhin nyo lang ating ano scene na to. Okay, kailangan good take to. One take lang tayo, ha? Sige. Bababa na ako. Sige. Kinaririn pagiging director. Ba't pumasok sa mata ko, take it? Pamiso. Ano yung nilalagay niyo sa mata niyo? May kulisap. Ala, gamo-gamo. Gamo-gamo uso ngayon yan. Kasi uulan na daw, ibig sabihin. Wow sa timing, ha? O, sige, game. Okay, sige, guys. Ready na kayo? Okay. Lights. Camera. Action. Sorry, I'm gay. Cairo. Don't be sorry. We don't apologize for being who you are. Kung meron dapat mag-sorry dito, ako yun. Anak, walang mali sa'yo. Kami ang pamilya mo. Kakampi mo kami. Anak, you are safe with us ng papa mo. I'm really sorry, anak. Anak, mahal na mahal kita. Ma, thank you, ma. Mahal na mahal din kita. Cut! Good take. Uy, nadala ako. Grabe. Inalir mo, na-pressure ako. Grabe. Diba? Grabe na siya ako. Alam mo yun, nadala ako.
Iba, oh. Iba. Para ako nanonood ulit ng Game Boys. Natuwa ko talaga. Episode 8. Yes. Grabe, no? Iba ang effect ng kulisa sa mata ni Misu talaga. Grabe. Iba, iba, iba. Langyato si Juan na naiyak mo ako ng totoo. Hindi, yung linya talaga sa Misu na nakakaiyak yung linyang yun. Dapat ano pala, ma, I'm sorry. Four sisters in a wedding. Ma, I'm sorry, ma. Nagkaroon kasi ng crisis sa Spain. Isa ako. Joke lang. Wala. Grabe. Good take, I'm guys. Sure, ang galing, ang galing. I'm sure na yung mga ano, grabe din talaga, no, ang miss you talaga. And then, syempre, Juan, ang galing mo. And I'm sure nag-a-agree ang ating mga madlang people sa baba, 'di ba? Thank you very much talaga sa pag-participate ngayon sa aming gabi. Oo. Thank you sa inyo. Thank you, Juan. Thank you sa inyo. Thank you din, Miss Juno. Thank you sa mga nagme-message si Gladys May, si ano, si Bru, ano si Bruhaha, ano? Sorry. I'm unlucky. Yung Bruhaha is ano, are actors din sila. Oh, thank you, Bruhaha. Thank you, Mami Ray. Oh, si Mami Ray. Wala, naiyak ako, legit. O, oh, diba? Talaga tuloy ako, eh. Dami niyong pinaiyak ngayong gabi. Ay, yes. Oo. Juan, baka gusto mong i-promote yung iyong social medias, diba? Ano lang. Hindi kasi ganun, ano, pero usually active ako talaga sa, ano, sa TikTok. Sa TikTok. And then nagbi-Bigo live din ako. Actually may ayun, kaya nga no, napapaaga may event din ako sa Bigo 10 PM ngayong 10 PM. And then may parang battle ako doon, so kailangan ko din mag-attend. And then same lang din yung ano, sa TikTok ay Juan Alberto. Actually yung name ko sa TikTok is Baby ni Gav. Yung username din ni Kairo sa ano. Ay Baby ni Gav. Iba. Baby ni Gav. Yung ginamit ko na username Mami Su. Baka may so sino si Gab? Sino ang Gab ni Skin? Baka may wala kaya nag-Gab. Nililinaw natin, no, na si Juan ay single. Ayan, so po hinahanap niyang kanyang Gab. Gab, oh, baby, ready to be Gab. Baka naman may 34100 diyan na Gab. Bigyan niyo na si Juan. Thank you, Game Boys. Yes, thank you very much. Pinagaya ko si Kuya, ano, si Kuya Jello dun sa TikTok ko, yung mga, ano, mga videos ko na parang transformation, yung, ano, parang kasi nag-iba na yung mukha ko na, kasi, ano, umitim ako dahil galing, naligo ako ng beach last, like, 3 days ago. Nakaingit ka. Sana all may nag-beach. Itong ilong ko. Ayun. Sana all nagbi-beach. Oo nga. Kasi dito sa Cebu, hindi ganun ka-strict yung ano, lockdown. Kaya ano, sa Cebu siya, ma'am. Ah, okay. Alam mo, hindi pa ako nakakarating ng Cebu. Hala, punta ka na si Cebu, mami. So, ang daming magagandang tanawin talaga dito. At saka, nag-usap na pang mag-ina. Yung beach niya, mag-mag-mag. Pwede, ano, mother and son bonding. May whale watching din kung gusto mo manood ng mga whales. Yeah. Basta mahilig ako sa mga hayop. Ayoko lang ng mga taong ugaling hayop. Pero mahilig ako. Mahilig ako sa bagay. Mahilig ako kumain. Grabe ka boses niya rin si Elijah, no? Na ano ko. Parang ka boses niya na eh. Wait, may hawik. May mga lines din ako doon sa ano, sa TikTok ko na parang mga short lines lang din ng Elikoy na ginagaya ko, yung parang dinuduet ko, yung parang ganun. Ang busy mo naman. Ano, Mami Su? Ang busy mo naman, nakakatuwa dahil sa pagsusocial media mo. Kasi kailangan na schedule. Ang galing. Ay, wow, committed. Lately, as in, Mami Su, as in lately, parang nakaka-overwhelm kasi ang daming nag-i-invite na parang para sa guesting, parang gano'n. With other fandom. Parang hindi ko talaga in-expect na dadating ako sa araw na ganito. Yung parang... Yes. Kasi, ay, sorry.
kasi usually nag-ano ako, nag-guest lang ako sa school namin when it comes to parang mga events. Pero hindi ko talaga in-expect na outside school, may mga gantong guestings ako na magaganap. So ayun, nakaka-overwhelming. And then ngayon, naka-ano, naka-acting kita. Isang karangalan talaga. Yeah. Miso na talaga. Miso. My pleasure. Guys, pupunta po siya ng Manila. Kailan nga ulit yun? Dahil sa isang project, ha? Hindi ko alam kung ano yung project na yun, but let's see. No, kasama po yung mga ano, mga ito yung nagko-comment. Actually, andito sila yung mga nagko-comment. Kasama ko. Congratulations. Congrats. Story na namin ko sa TikTok. Congrats, bro. Keep it up. Basta mag-iingat ka lang lagi, ha? At saka, ano, yung mental health talaga. Kasi baka, you know, always, it can get too overwhelming, diba? So, ano lang, be vigilant lang sa mental health. Tapos yung, true. You know, yung core values. Alam mo yun, eh, para hindi ka mawala. Lagi mo susundan kung ano yung core values mo, diba? Paano ka pinalaki ng mga magulang mo, yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Yan yung mga ano eh, kumbaga, mga guiding light yung mga yan eh. Diba? Parang ano yan eh, San Telmo na susundan mo para maiwasan yung mga wala. Just for mental health, ha? Just be maalala sa mental health. Thank you, Juan. Thank you very much, Juan. Thank you, you're welcome. Diba? Yung tulong din talaga yung mga parang napapanood ko na series sa ano sa parang sa battle, especially like hindi lang sa akin at I think most of the people na parang may mga mental health issues like yung mga series, Bell series, lalo-lalo yung Game Boys, parang nakakatulong din talaga yun nagpapagaan ng loob, nagpapagaan ng damdamin. So ayun, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga ano, lahat ng mga members ng Game Boys, lalo na sa yung Miss Sue. Ano, Mami Layla. Yeah. Ay, grabe. Thank you sa inyo. Yes. Thank you. Ayan, actually alam ko meron siyang live mamaya kung gusto niyo pang sundan si Juan. So meron siyang live mamaya sa Bigo, I think. So thank you very much, ulit. Bye-bye. Thank you, Juan. Next time ulit, ha. Ko invite talaga si Kuya Kitch. Sige, nakapuntakin mo kami, ha. Pagsabihan niya si Mami Sue. Sige. Thank you. Bye. Good luck sa live mo, mamaya. Bye-bye. Ay, grabe. Naging Korean si Jello. Anong sabi, invite daw ako? I-invite ako sa mga Bigo, ganon. Dahil baka kailangan na naman ng technology dyan, ha? Ay, naka na. Hindi ko alam, baka bingo eh. Sa bingo ba? Bingo. Online bingo? Uy, ano ba guys? May online sabungan? Ay, oo. Oh, talaga ba? Ngayon ko lang nalaman din sa friend ko. Wala lang, share ko lang. SQL, share ko lang. Talaga. Oo nga. Di ba nga nag-talk na uso na rin yung online sabong yata? Kasi may nag-invite sa akin nun. Kaya lang, Dai, why talaga akong no? Grabe man, takin mo yun. Si Miss Sue, niyayang magsabong online. Grabe. Ang courage. Sino yung nakita? Hindi ka magtatakabon kasi ang hirap ng buhay. Yes, tama. Gagawin mo lahat para ano, tinanong si Miss, sa buhay niya. Tinanong si Miss Sue kung pass or play daw eh. Sa Game Boys, di ba may pass or play? Sa online sabungan, Misu, password di kaya, kaya ang alam ko di lang kaya, yung OG. Kaya di kaya nawala dahil nawala si Mami Layla at pumunta ng, saan nga ulit yun? Bukidnon. Dahil nagsabong si Mami Layla. Hindi, joke lang. Yun pala yung ginawa ni Mami Layla. Just brace yourselves. Yeah, brace yourselves. Okay, so merong ano. Oh, may pasabog. Sige, abangan natin yan. So, Miss Sue, meron kaming ginawang tatlong tanong and then dalawang tanong na manggagaling sa ating live audience. Okay po. So, si Limuel ang una magbabasa ng first question para po sa inyo. Okay. This is the first question, Miss Sue. For you, what is the significance of having a good parent-child relationship with a child that is part of LGBTQ+?
Nako, sobrang critical niyan kasi yung foundation ng anak, it's yun nga, hindi dahil sa gender eh. Yung pundasyon ng bata bilang tao. Yung kaya siya importante kasi ano yun, malaking participation at saka responsibilidad ng magulang, 'di ba? Ang magtaguyod ng anak regardless of the gender. So yeah, exactly. That's why we're really hoping na you know, of course we have to also admit, 'di ba, sa society na kinamulatan natin, may extra challenge talaga na maging part ng LGBTQ+. Kaya nga sana ang mamayani, compassion talaga eh. Diba? Kasi tingin ko, yun eh, hindi ko siya nakikita kasi nasa gender eh. Yung magulang, anong klase kang tao na magtataguyod ng isang anak? For me, that's more of the question. Paano siya papalakin? Siya, oo, yeah. Yun. Mag-alam mo, ikaw, as a parent, ano ang paninindigan mo para makapagtaguyod ka ng isang mabuting tao? Diba? Kasi ang pagiging parent, decision eh. Yeah. Yes. Ayun. Yeah. Tsaka importante din, guys, yung parent child relationship kasi una sa lahat may bonding kayo at the same time magiging open yung child yung anak mo, 'di ba, sa iyo, hindi siya hirap mag-open up ganun kasi tingin ko yung isa sa mga hirap sa mga kabataan ngayon na para makapag-open up sa mga magulang, 'di ba? So kaya talagang i-work yung parent-child relationship, lalo na kapag yung pag-amin, lalo na hindi hirap sa pag-amin, yes, yung mga part ng LGBT. Kasi yung iba, di ba, hirap umamin kasi nga hindi sila close sa family nila or something. So, ayun. At saka yung, yun yung masaklap din sa katotohanan o sa realidad ng ibang tao na ang prejudice nang gagaling mismo sa pamilya. Yes, ang sakit, oh, no? Oo, oh, tama. kasi sino bang kakampi mo? By default, di ba? Tayo, halimbawa ito, i-isolate natin sa kulturang Pilipino, napaka-clannish natin, napaka-family-centered ng kultura natin. So, kung hindi mo mararamdaman na kakampi mo ang pamilya mo, saan mo hahanapin yung home at saka yung courage, yeah, exactly, diba, opo, kung hindi magulang niya ang nakikita niyang ganun, yeah, diba? that puts another level of challenge para doon sa taong yun. Mm-hmm. Yeah, and additional question po pala, Misu. Yeah, ako pa rin ba to, Mayor? Yes, oo, actually. Okay. Ano ang pakiramdam na itinuturing kang Direkturing kang nanay. Take two. Sorry. Take two. Mali yung ano natin, yung transcribe. Mali. Naku ha, pagalitan sorry. Yan, minusan sa sweldo. Charot. Minus points ka sa ano, langit, wow. Ano ang pakiramdam na itinuturing kang nanay ng LGBTQ community because of your role sa Game Boys? Yan, okay na. Aha. Sorry. Ang swerte ko, ito ayun, ang swerte ko na may nandun ako sa panahon na yun, yung timing na yun. Kasi, unang-una, isa to sa mga bagay na paniniwalaan ko. Pag-ibig na walang kulay, pag-ibig na walang gender, pag-ibig na walang edad. Yan, isa yun sa mga, isa yun sa mga prinsipyong pinaniniwalaan ko sa buhay ko. Isa sila. I feel of it as really so much of a privilege na winelcome ako ng community that way. At
yung may nakita silang, alam mo yung nagtiwala sila sa akin that way because of the role of Mami Laylas. Kaya swerte rin, alam mo yung, kahit na Diyos ko, lintik patong-patong na kahirapan at pagdurusa yung last year. Yung pang balanse talaga doon. Yeah. Yung Mami Layla na nadaanan pa sa buhay ko yung maging Mami Layla na nagkaroon ng Game Boys kasi hindi lang naman ako yung naitawid nun. Kayo, marami tayo, iba't ibang circles, di ba? At yun sinasabi ko, ang swerte ko na nandun ako dun sa panahon na yun na may convergence ng iba't ibang circles. Tapos, kahit na magkakaibang grupo kayo, meron kayong pagkakasunduan. Diba? Bihira na kasi mangyari sa mundo yan. Parang ano, masyadong magera yung mundo ngayon eh. Agitated ang mundo, ang volatile, diba? So, pasalamat ako. And, hindi lang dahil sinuportahan niyo yung show. Kung hindi, pinagtiwalaan niyo rin ako na naninip na yung paninindigan, kasi yung paninindigan ko bilang Mama Layla, paninindigan ni Sue yun eh. Kaya maraming salamat. Pinagpapulaan niyo ako. We love you, Miss Sue. Yeah, we love you. Super love, super love. Love namin kayo, Miss Sue. Lalo na ngayon, mas nakilala ka pa namin, Miss Sue. Sobra. Sobra. Ang mommy dinosaur ng Game Boys, Miss Sue. Pagsasali sa PBB, no? Oh. Anyways. So for another question. Yes. So yung next question ako magtatanong, no? Yes. So what made you say yes sa Game Boys po, Miss Sue? Kasi wala akong trabaho nun eh. Hindi, joke. Yes, actually, kasama yung sa factor, di ba? Oo, talaga naman, oo. Tama. I'm sure naman na hindi lang for free at kawang gawa, di ba? Talagang ano yan. Oo naman. Seryoso, ganito. Actually, totoo, wala kami mga trabaho nun eh. Pero, yung last year na, wala kaming trabaho, tapos yung, walang mapag, alam mo yung, sobrang ano eh, paano ba, ang gray, ang vague, ang cloudy lang nung last year. Tuwan-tuwa ako na nung nagkaroon ng nung sinabihan ako about Game Boys kasi for one, may gagawin ako. Yeah. May creative output. Kasi nakakamatay yun eh, nang damdamin yung wala, alam mo yung pagka-artist ka, kailangan parang parte ng sistema mo na may napoproduce ka eh. Diba? Hello, Doggy. Hello po. Pumasok sa kwarto ko eh. Tapos, wala yun. Sorry. Nung mag-pandemya, na nag-start na yung pandemya, wala kami create. Alam mo yun, wala akong mapag... Hindi ko ma-channel, hindi ko alam kung... Ano ba gagawin ko? Paano makapag-produce? Kasi para namatay din yung isip mo, namatay yung puso mo. Diba? I think alam niyo itong pakiramdam na to eh, last year. Diba yung... Parang buhay ka lang, pero wala kang laman. Yes. Yan, yung ganon. Oo, oh, so, tama. Sabi na may gagawin, yun pa lang, sobrang laking bagay na yun. Kasi parang ano yun eh, kahit pa paano makakapagpag, nung mga anxiety, yung mga uncertainties na hindi matapos-tapos. Tapos, nung binasa ko yung script, nung sinan nila sa akin, ay, hindi talaga ako tatanggi sa room na yun. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, yung paniniwala ni Mama Layla, paniniwala ko yun eh, bilang tao. Naniniwala si Sue sa pinaniniwalaan ni Mama Layla. So, perfect timing. You know? Tsaka, ang galing din ng pagkakasulat ni Ash. Ayun, huwag natin kakalimutan talaga ang husay ng writer si Ash. Yes, the writer, Ash Malalum. Oh, unforgettable. Ano ba? Dami niyang mga palabas actually. Tsaka si Ivan, yung direction ni Ivan. Ivan Payawan. Oo, maraming salamat. Kasi actually the whole team, Ultimo Sinanes, yung PD, sina Jen, yung aming, yung management, yung hard work nila dahil hindi nyo lang ma-imagine talaga kung paano nabuo yan. Kung paano kailangan
para lang ma-upload siya. Eh, di ba dahil the best and the brightest ang internet sa Pilipinas? Yeah. Alam mo yung merda na dahil may outage ng internet, i-upload na siya ng alas 12. Yung mga ganun na issue. Yes. Alam mo yung... may mga technical pang issue. Di ba? So, salamat sa lahat. Sina Ili, of course, yung mga kasama kong aktor. Thank you kasi... yun din, alam mo, feeling ko talaga dahil, alam mo, feeling ko last year namamaga kami. Dahil wala kami mapaglaban ng creative juices or kung ano mang tawag dyan. Kaya siguro ganun din yung naging epekto sa performance namin. Oh. Ako yung eksena namin ni Ila, yung naiiyak. Dahil, as in, tumitibok yung mata ko after namin mag-shoot. Kasi totoo, nag-iiyak talaga kami. Tapos, dahil din dun sa words ni Ash. Mm-hmm. Yun. Ano talaga siya, yung kumbaga papatulan mo, iintindihan mo lang yung linya eh. Makakapasok. Madadala ka talaga. Oo, kasi kung paano rin sinulat ni Ash yun. Ano siya eh, kaya sabi ko sa inyo, teammates ko tong mga to. Talaga. Yeah. Si Mami Lila, hindi yan si Supra lang. Hindi, lahat kami yan. Si Ivan, si Ness, si Jen, si Ash, si Eli. Lahat. Yan si Mama Lila. Cute. Yun. Actually, and then syempre, dahil nga si Miss Ruiz, isang actress na talaga siya dati. Actually, lumalabas. I'm sure na talagang medyo na nibago siya sa ganitong klaseng setup ng taping. Kasi alam naman natin, kasi nagtrabaho din ako sa production. Like, sa makeup kasi ako ng mga artist din. Natrabaho sa ABS. So, naapektuhan din kami ng pandemic eh. In terms of mga shooting. Kasi diba medyo, pag nag-makeup ka talagang face-to-face din talaga kami. So, yun, naapektuhan kami sa trabaho. Nakakamiss yung set na anggulo. May yung, alam mo yun, ang daming mga nagaganap. Diba? Yeah. Yung mga artist nasa tent. Diba? Mm-hmm. Minsan kasabay mo silang kumain. Tapos, basta ganun. Super busy at ngayon. Oo. And then in ngayon, 'di ba? I'm sure na nalulungkot din yung mga ibang artista at nasa likod ng mga production na ngayon dahil nga ganito yung setup, napakalimitado ng paggalaw. Yeah. Totoo, totoo. May nawala. Yeah, so laking nawala eh kasi yung ano, yung importante yung human connection eh. Tapos tinanggal mo 'yun. Ang laki niya talagang adjustment sa totoo lang. True, true. Tama, tama. Next so for question the last po. Question, yeah, for last question para sa ating best year actor. That's two questions for ibang audience. Tao. Yes, audience. Yes. May katatanong ko yung kapitbahay ko baka may tanong. Okay. Sige, buti. Sorry. Ayan, for the last question, Butch. Sorry, sabaw-sabaw na ako. Ano yung pinagkaiba ng setup ng taping ng Game Boy sa ibang acting jobs mo? Kamusta ang experience? So, dahil kakakokako na medyo nasagot ko na yata to kanina. Actually, parang nasagot ko na. Oo. Pagiging dinosaur ko. Hindi ba kung pato ko tingnan yeah. Pero, alam mo, ito ha, seryoso, yung, it was so hard nung mga umpisa lalo kasi yung ni hindi mo mahawakan yung co-actor mo. Yung, meron kasi non-verbal cues eh. Hindi lang linya naman yung connection mo sa co-actor mo. Yung environment, kung saan siya kasama, yung mga bagay na, yun nga, non-verbal cues, yung communication na hindi gumagamit ng salita. Nakikita mo kung paano yung kamay niya, yung nakikita mo actually kung yung facial muscles niya, paano nag-react sa sinasabi mo, o kung paano yung facial muscles niya habang nagsasalita siya. Lahat yun eh. Ipunin mo lahat yun. Ayun, ang importante ng non-verbal cues. Tapos bigla siyang natanggal. Nawala. Ang kaharap mo lang, screen. Screen? Yeah. Oo, ang hirap nun, ini-imagine ko. Alam mo, para ang feeling ko nung umpisa, parang tumatakbo ko nung mabilis, tapos pa din. Ay, grabe no. Hindi, ano siya, yung
may nawala dun sa entire, merong nawala na segment dun sa proseso at saka dun sa experience itself. Kasi sa akin, as an actor, yung mismo experience na nag-shoot, kasama siya dun sa ini-integrate ko dun sa character na ginagawa ko. Kino-consider ko yung environment. Halimbawa, na ang excited namin sa living room. Kunwari, living room yun sa bahay ko. Akin yun. Yes. So how do I react in my own space? Ganon. So, medyo nawala yung mga yun eh. Plus, wala kang kasama. Hindi mo nakikita yung immediate reaction. O, yung kamay niya ba? Natatakot ba siya? Alam mo, paano niya hinahawakan yung kamay niya? Nervous ba siya? Kasi hindi laging sasabihin yung mga yan. Diba? Yung, there are a lot of times, ang subtext ng mga linya, hindi mo naman mababasa sa mukha lang. Andun yung sa mga kamay, paano niya hinawakan yung damit niya, paano niya inayos yung damit niya. Yung mga ganun, so nawala yun, yung chunk na yun. Ano yun, mahirap siya sa umpisa. Physical contact is important talaga. Physical, I mean yung ano, may mga ganun-ganun pa pala, like physical, mga muscle, facial muscles, kung paano siya hinawakan. Ang galing, meron palang ganun. Ano siya sa pag-read nung, kasi nga, one of the things I believe in as an actor, acting is reacting. So you react to the stimulus ng environment, ng co-actor mo, meron bang, may narinig ka bang pumutok? O paano mo, alam mo yung ganun? Yes, tama. Everything is a stimulus eh. So, parang hinubaran mo kami ng gano'n nung Zoom yung shoot namin. Kasi kami lang. Tapos nakikita mo lang kasi ito yung epekto na to, parang 2D lang eh, oh. Ang flat eh, diba? So, ayun. Medyo nagdusa ako talaga nung una-una dyan. I think, hindi lang ako. Marami kaming nagkaroon ng yung gano'ng klaseng adjustment. Kailangan tumalon doon sa gano'ng experience. Pero again, we gotta do what we gotta do. So, napag-aralan naman siya. Kung tama ko sa setup na to, kailangan mong ipagana talaga yung imagination mo na parang 1,000 times more kasi parang hindi mo naman nakikita talaga yung kabuuan na nangyayari. So, parang kailangan din talaga ipagana yung imagination mo kung anong nangyayari, kung you can see that. Yeah, kung anong nangyayari sa scene. Uh-huh. Well, you can see that. Kumbaga, kailangan mas maging vigilant ikaw, yung senses mo, sa ibang stimuli na pwedeng mag-supply sa'yo or mag-connect sa'yo doon sa eksena na yon. Mm-hmm. Kasi wala tayong choice. Ito yung given eh. Diba? I mean, it wasn't ideal. And sa paraan na alam namin, yung ako halimbawa yung proseso na prosesong alam ng most actors, diba? Pero yun yung situation, yun yung reality. At merong kwento na kailangan ihatid sa mas maraming tao. So, ayun, nag-adjust naman kami and I think, yun nga, that ang proof ko na natuto kami from as actors ha, na natuto kami, nakapag-adjust kami kasi andyan kayo. Kasi nakarelate kayo. Yun ang naman sa akin ng basahan eh. Diba? Kung nag-work ba yung sistema na na-create? Sa tingin ko, oo. Kasi nagkaroon ng presence dito. Naramdaman nyo eh, yung naramdaman namin. Super. And even more, diba? Super. Oo nga, super. And ang laki ng impact niya, hindi lang sa local, kundi sa international din talaga. Yes, okay, diba? International. International audience din talaga. Thank you. Mataki mo yun, hindi pa nila language yun. Although may transcription naman sa baba, pero ramdam na ramdam nila yung storya.
at pagpapakita na mga aktor na ito ay hindi basta-bastang umaarte na dahil lang sa linya, kundi dahil talaga sa kanilang nilalaman ng puso. Totoo naman yan. I think hindi, may mga pwede ka i-acting, hindi. Feeling ko lahat naman pwede mo i-acting. Pero, makakasigurado ka, hindi talaga, cliche man to, pero totoo, hindi talaga magsisinungaling yung mga mata eh. Yeah. Saka yung ano, yung paniniwala nung actor mismo, yung soul eh, yung soul nung ginagawa niya, mag-emanate talaga yun eh, doon sa mapapanood ng mga tao. Diba? Feeling ko, good acting can only do so much. Pero, kailangan talaga klaro yung truth doon sa actor para ma-translate niya. Yung puso. Visually, oo. Yung puso. Mm-hmm. Ayan. So, syempre, dahil binigyan din namin ng pagkakataon na, syempre, at least thank you very much sa pagsagot ng mga tanong namin, Miss Sue. Meron tayo itong mga in-invite na mga premiadong nagtatanong din sa ating audience. Grabe, no? Ayan nga. So, paakyatin natin yung isa, Lemuel. Hi, Mami Ray! Hi po! Hi, diba? Sue! Good evening! Hi. Good evening! Good evening, ako yung Mami kapitbahay. Ray. Ako yung kapitbahay. Yung tatanong niya pala. Ako yung kapitbahay magtatanong kay Miss Sue. Hi, Miss Sue! Good evening! Good evening po! Ay! Ang dami kong tanong kay Miss Sue. Picture si Mami Ray! Oo, yung painting ng daughter ko yan. Painting ng daughter ko yan. Oh, yeah. Yes. And then Miss Sue is, my daughter is a special child. Pinaint niya yan kasi super love niya si Jello tsaka si Kokoy. Gift daw niya yan, gift. Ay, ang galing! So sweet. Yung pamangkin ko. Ano siya, may autism yung pamangkin ka. Alam mo, visual arts din yung kanya, painting. Kasi ano sila eh, ang defective side kasi sa kanila, the right side of the brain. So, yung nagpa-function is the left side. So, yun yung artistic. Ano, pati si, ano, pati si Kyle, tinate. Oh, diba? Ang dami ko tanong kay Miss Sue na tanong nyo na. So, nag-isip tuloy ako ng panibagong tanong. Kasi nakita ko na sa tanong ko sana yung pusa, natanong nyo na. So, ang tanong ko na lang kay Miss Sue, dalawa. Sorry po. So, what is your dream role? Tapos, yung isa, ano yung isang favorite role mo na gusto mo ulit-ulitin, tapos gagawin mong tataksu? Naku. Ah, oo, ganda. Tataksu. Yes. Ako, dream role? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko pa alam. Kasi, ano eh, ang laki kasi ng spectrum ng human nature. Tapos, well, alam mo yung sa sobrang broad ng spectrum nga ng human nature, parang feeling ko hindi enough yung lifetime ko para daanan ko sila lang. Ang dream ko kasi na makagawa ng iba't ibang parte ng spectrum ng human nature. Yun ang dream ko, hindi lang isa. Ano ba yung role na gusto kong ulit-ulitin? Wala pa rin akong sagot dyan. Kasi I think ang sagot pa rin dyan talaga para sa akin ay sana mabigyan ako ng pagkakataon na i-personify yung mga parte ng humankind na walang boses, na walang representation, yung hindi inaakalang may kwento o kaya wala pang means kasi na mabigyan ng boses o mabigyan ng ilaw. That's great. Mas tama. Ang galing, ang ganda. Yes, nice. Thank you. Salut. Salamat din. Thank you, Mami Ray. Yes, actually, Mami Ray is also reactor and nag-i-interview din po siya, Miss Sue. Actually, yan si Mami Ray. Oh, bigatin din yan. So, magkagrupo kami niyan dati sa R-Reactor. So, thank you very much, Mami Ray. Huwag ka munang bababa. And then, itangat natin yung pangalawang magtatanong. May isa pang kapitbahay. May isa pang kapitbahay. Ay, kapitbahay to talaga.
Oh, homeowners. Hello, Sir Drew. Hi, Mama Sue. Bye. Good evening po, Sir Drew. Good evening. Good evening. Hello. Ayun, ang tanong ko hindi actually galing sa akin. Meron kang schoolmate na kaibigan ko at member siya ng induction siya. Ay! Talaga? Ohimik siya siya ko nun. Tapos sabi niya, induct siya. Ang gusto niyang itanong sa'yo, actually nanonood siya, si Olay. Ang sabi niya, pwede bang itanong mo kay Sue kung paano nakatulong ang pagiging graduate niya ng Science High School sa pagiging artista niya bilang ang expectation sa amin ay maging scientist. Ay, ang galing! Seryoso? Actually, high school kami. Pag senior high school na, so, kasi sa amin parang naka-default kami na mag-uukat kami. So, yung courses na pinili ko, more of the arts talaga. Tapos, medyo natanong ako noon, no, bakit yan? Kasi ang expectation sa amin bilang high school, science high school students, math or science courses. Tapos ako, ang first choice ko yata sa Diliman Theater ba? O theater yata, mass comm. Tapos sa UPLB, DevCom, Com Arts. So, dahil nasan daw yung science. Diba? Siyempre, oh, man. Siyempre, ang badet, very bright. Stepping stone lang po yan. Yeah. Stepping stone. Pero, stepping stone. Actually, yung pagiging science high school student, it's not actually the academics per se na nakatulong sa akin, pero kung paano kami training, mag-isip. Mm. Yung critical thinking, yung kung paano na-improve, na-enrich yung pagiging resourceful namin dahil hindi kami mayayaman ng mga estudyante. Mas marami sa amin yung kapusabuhay. Kaya nga, scholars kami. Kasi kami yung mga, nahihirapan ang mga magulang na magpa-tuition fee. Bukod sa matatalino kami, di ba? Yes. Oh, Brainy. Yes. Brainy. Roll for so, ako. Charot. Mga pinusyo na kaya science high school. Last row ako. Ano ba yun? Dalawa lang yung pinag-examan ko nung high school. Fisay at saka Kisay. Ay. Tapos, bigatin yan. Sinismisan kasi ako kaya hindi ko pinursu yung Fisay. Mm. Kasi dahil chinika ako nung magulang nung Inggitera yata yun eh. Sinabi sa akin na babayo din ako sa kompo doon. Siyempre ako, grade 6, di ba? Mm. Ako, anong din ako sa third screening, di ba ako kinokap nung nanay na Inggitera? So, sabi mababali, chuchu, ganyan. Ginawa ko, binutas-butas ko yung test paper ko. Minalimali. Kasi natakot ako, grade 6 ka, sasabihan ka, mababaliw ka pag dyan ka nag-school. Sa Pisay. Philippine Science. Oo, sa hala, grabe. Sa Pisay. Sa Philippine Science. Tapos, na-realize ko summer, dahil wala pa akong papasukan na eskwelahan. Swimming lang ako na swimming, dahil wala pa akong school. Enjoy pa more. Oo. Volleyball ako ng volleyball. Volleyball swimming. Aba, wala pa akong eskwelahan. Buti umabot ako dun sa examination date. Last examination date ng Kisay. Yung pagpasa ng application form. Tapos yun yung mga pinili ko talagang school, yung may scholarship kasi alam ko hirap yung magulang ko. So, awa ng Diyos, 317 yung kukunin nilang estudyante sa Kisay, pang 300 ako. Ay, ang galing! Oo! Pasok pa din! Brainy! Kapit na kapit! Pero, dahil hindi lang ganun,
pumasa ka na. Well, mag-exam ka pa kung anong section kayo. Talaga ba, hindi ba pwede piliin nyo na lang exam ulit? De, yung mga science high school, unlimited yung mga exam. Promise. Right. Oh. Oo yun, exam. Exam Marami. Ganyan. Excuse me from 300, section 1. Yes. 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 Iba din po si Miss Sue. Yes. So, first row, mo dun, Miss Sue, naging teacher si Miss Ellen? Si Ma'am Ellen, I think third year, high school. Mm. Oo, third, ay, tama ah. Araling panlipunan eh. Third year nga yata. Basta alam ko, isa kami sa mga unang hinawakan niyang klase. Kung hindi ako natutunan. Oo. Tama. Alam ko, third year yata. Third year ba? Second year? Second year, third year yan pala. Mm-hmm. Tapos yun, so first section hanggang second year high school, dahil natuto na magbulakbol. Third section ka ngayon. Pagdating na third year. Okay. Yeah, mga yun na, yung mga yun, it actually, yun ang itinulong talaga sa akin ng Kisay. Yung mamulat sa maraming katotohanan ng buhay na hindi madali, kailangan mo gawin ng paraan kasi hindi ka na kaangat-angat sa laylayan eh. Kaya, dahil kumilos ka, gawin mo ng paraan. Yes, strive hard. Tama. At saka, yung isa pa yung ano, interpersonal relationships. Yung dahil ko konti lang kami, tapos yun nga, mas marami sa amin na hindi naman nakakaangat sa buhay. Yung natuto kang, alam mo, natuto ka sa ano, sa, na makisalamuha, mamuhay kasama dun sa mas nakakarami na ganun yung sitwasyon. Yun talaga yung pinagpapasalamat ko sa Kisay. Well, of course, salamat sa academic brilliance kasi nung college, na yung algebra, algebra? Take three ka? Hindi ko na kapasukan mo. Wow, yung mga tinitake to nila, take one sa amin kasi is, wow. Ginagawa na ng matsay, yung algebra, yung mga ganun-ganun. Although, swerte lang kasi napuwer sa utak ko. Dahil nga, kailangan hindi mababa sa 83 yung grade mo. Kasi ang 83 namin sa Kisay, 75 yung equivalent yan sa ano eh, sa general high school. So pretty much, yung freshman courses ko, nung nasa LB na ako, ano siya, yung parang spillover nung high school. Pero syempre, hindi na naman nagtagal yan dahil natuto na naman ako magbulakbol. Yeah, and natuto na ako. Sobrang brain ni Miss Sue, no? Bravo. One take lang yung ano. Yes. Huwag ka masyadong magmalaki kasi mga ilan-ilan lang yun. At least, di ba, Mayor? Yes. And then kabog yung ano, source ng tanungan ni Sir Drew, talagang, nagmula din sa ka-classmate. And then si Mommy Ray din talaga yung about sa acting, kung ano pa yung pwedeng i-acting ni Miss Sue talaga. Anyways, thank you very much Sir thank Drew you. And Mommy Ray. And syempre, let's congratulate them kasi natapos ng kanilang season 1 ng kanilang show, di ba, Mommy Ray? Congratulations. Thank you. Yes. Congratulations, Mommy Ray. Ano yun, Miss Sue, ang guest ko doon. Mami ng Elikoy, daddy ng Elikoy, barkada ng Elikoy, siblings ng Elikoy. So, yung chikahan lang, getting to know family. The family and everything. Yun. That's sweet. Congrats. Mm-hmm. Thank you. Congratulations thank you. Yes. So, bagong lahat. Second season ng The Random Session. Yes. Inatapos din. Oo, nandun din The Random Session din. Nag-guest din. Wait, anyways pala, magpasalamat tayo kay Sir Drew din dahil siya ang naging tulay. Yes. Diba? Sa ating premyadang actress na si Miss Sue. Thank you very much, Sir Drew. Thank you, Sir Drew. No worries, yes. Anytime. Yes, and then syempre, picture tayo, diba? Kasama yung mga natin. Kapit-bahay natin. Homeowners. Kami yung kapit-bahay.
Yeah. Picture tayo. 1, 2, 3. Yan. Okay na po. Yan. Hindi na talaga tayo gumala. Yeah. Thank you po. Oh. Miss thank you. Thank you, Master Drew, Mami Ray. Thank you. Thank you for inviting us. Yes. Ingat, Mami Ray, so sana sa susunod ma-invite din tayo dyan, no? Soon. Ayan. Thank you very much, Mami Ray. Thank you, Sir Drew. Thank you very much po talaga. Bye. Good night sa inyo. Thank you po. Good night. Yes. Good night po. Diba? Dumadaan-daan yung pusa. Nakakatawa. Yes, Miss Drew. Yes, ang gaganda na ba questions nila Sir Drew tsaka ni Mami Ray, diba? Diba? Ang kit-kit ang pusa ni Miss Drew. Oo nga. Alam mo, actually, totoo yung sinabi ni Miss Su na nakakatanggal talaga siya ng nightmare. Niregalo din sa akin yung pusang yun. And then sinabi sa akin, nung babae nga, na may kapartis na, yan ay nakakatanggal ng nightmare. Eh, dati lagi akong binabangungot. So, ayun ngayon, lagi naman akong hinihika. So, yun yung kapalit. Mamili ka daw. You can So, meron tayo diyang ano ba 'yon, yung anong say mo, Miss Sue, dun sa mga may ilalabas kaming mga word and then kung ano po yung masasabi nyo in word din po. Ah, anong okay. Yeah. Mo? So, yes. Pwede so ready na po ba? Ay, pwede naman po. Pwede. Pwede, pwede. Yeah, so start mo na, Limwell. LGBT. One word lang ba? Pwede din siguro magano kayo, magdugtong pa po kayo gusto niyo sabihin. LGBT, yes, one love. One love. One love. X. Babae. Strength. Strength. Film industry. Pero naki-emotional siya, no? Hoping for the best. Yes. Hoping for the best. Idea first. Family. Family. Aww. Ana Patricia Non. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Community pantry. Huwag tayong pasisiil. Yes. Di mo ba naririnig? Chara. Les Miserables. Game Boy Season 2. Secret. Di tayo nakakuha ng ano? Di tayo nakakuha ng chika. Pilipinas. Huwag kang pasisi. That's it po. Ayan, yan yung last, Mayor. Yes, so Ma'am Sue, grabe, this gabi is, grabe. Well, this gabi. This gabi, oh my God, the malignos, the dinosaurs, grabe. Oh, Limwell, ano yung masasabi mo ngayon? Kasi grabe, hindi ko makakontain yung ano ko. Ito muna. Ako, ano, mas lalo kong minahal si Misu. Yun talaga yung pinaka na-realize or na-conclude ko dito, dito sa interview natin kay Misu. Talagang, ay sorry, talagang sumagot mas minahal ko siya. Oh, sumagot din si Bright eh. Oh, kasi mas nakilala ko siya na ang ganda na personality pala niya, na nakakatuwa. Kasi, sorry po Misu ha, pero nung napunod ko po kayo sa ano, sa Game Boys. Feeling ko masungit po kayo. Kasi parang yung acting niyo po doon parang masungit na parang oh Cairo, inano niyo na po ba ano, inano niyo na ba yung kwarto ni ano ni Papa mo, inayos niyo na ba? Parang ganun sabi ko. Ay parang ano, masungit si Misu sa totoong buhay para. Pero talagang talagang inano ko yun, no? Pinersonal ko yung acting ni Misu. Ano lang naman yun. ano ba to? First impression ko lang naman yon. Pero ngayon, talagang sobrang mas minahal ko si Misu. Talaga, as in. Thank you. We love you, Misu.
Yes. Ikaw, Butch. Ayun, gusto ko lang magpasalamat at saka, dahil sa interview na to, thank you. At saka yun, tulad ng sinabi ni Lemuel na ang saya kasi parang GV lang. At saka ang daming, ano, dami rin naming natutunan actually dahil sa interview na to. And yeah, yun, super thank you din sa time at saka effort na sa pagpunta sa interview na to. Na-appreciate namin ng sobra. Ayun, thank so you, excited Tom. Na kami, super... Super excited na kami actually na mapanood yung season 2 ng Game Boys. Yes. Yeah. Diba? Sana sa may... Actually, si Mami Layla talaga ang dahilan kung bakit tayo nagbunyi ng mga last episode ng Game Boys. Kasi pinayagan niya mag 1 week pa si Cairo sa piling ni Gav. Diba talagang grabe? Oo nga. Tama. We will go back to the ano. And syempre, gusto ko din ano, humingi ng sorry kay Misu kasi grabe yung pang-aabala ko sa kanya sa pag-update, lagi ako nag-update sa Jesus, hindi, no. Okay lang po. O, kasi I understand na mahirap talaga ang situation ngayon kasi may trabaho yan si Miss Sue eh. Kaya talagang o, nagpapasalamat ako. O, nagbibenta si Eto na nga, Miss Sue. Baka pwede mo namang i-promote dyan kasi may mga taga Metro Manila viewers tayo. And then si Limuel, I'm sure order yan. Ay, thank you. Oh, yeah. Yun, nagbibenta nga ako ng laman. Natutuwa ko magnegosyo dahil nga sa sitwasyon, no? Pasalamat na rin ako kasi parang may, alam mo yun, na-discover ka na bagong spirit. So, meron akong mga binibentang steak, sausages, bacon, corned beef, mga pangsamgyupsal, shabu-shabu. Sakto! But, yan, saan kayo maka-order? Meron saan ako paano ba order? Na grab it. Grab ano it? Grab it. Ano siya? Para play on grab it. Grab it. Grab it. Para grab it. Galing. Taba ng brain. Facebook. Sa Facebook. Yan. Nandun yung menu list. Yan. Kasi may mga pwedeng pre-order. Kasi ganyan. So Facebook page yan. Tapos... thank you kasi tinaga nyo na magkasalubong yung schedule natin. Yes. Kasi parang ilang months natin sinubukan to, di ba? Na yes, opo. Na, di ba na mag-meeting schedule. Mayroong isang parang last week. Ano naman, I was driving back from Pangasinan. Kaya hindi rin ako pwede. Tapos basta ganyan. Pero tinaga lang talaga na mag swap yung schedule and thank you dahil hindi kayo nagtawa na ano na hintayin yung kailan papalarin ng mga tala na magtama yung schedule, diba? Yes. So, ayan, thank you for having me tonight and thank you dahil yung community ng Game Boys, kayo mga naka-appreciate ng Game Boys, maraming salamat kasi ang sipag nyo rin dun magdiskurso tungkol sa mga bagay-bagay, yung mga cracks ng society na nakaka-apekto sa inyo, the same way na nakaka-apekto sa iba. Kasi importante yun eh. Alam na nating may issues yung society. Pero para mag-improve yung civilization natin, yung society natin, kailangan itaas natin sa diskurso yung discomfort natin, yung mga nakikita natin hindi sapat, hindi tama. Kaya mag-i-accept natin sa level ng pag-diskurso at i-accept natin, i-amat natin ang mga diskurso. Kasi kung hindi natin tsatsagain na gawin yun ng gano'n, eh, paano ma-educate ang karamihan sa atin? Kasi isang malaking factor kung bakit ganito yung kalagayan ng society natin dahil sa kakulangan ng edukasyon sa iba't ibang grabe. Tama. That's great. Thank you, Misu. Ay, taka lang pala, Misu. Follow-up question pala. Ano spell yung grabe? Sin-search ko sa Facebook. G-R-U-B? Mapapakita ba natin yun? G-R-U-B? G-R-U-B? Face, E-H. E-H. O, basta may kutsara tinidor yan. Kulay puti lang yung logo. Okay. Ano ko ah.
Flash ko sa screen. Ayan na, promote natin mo. Yan. Oh, ganyan, ganyan talaga yan. Kamag-anak yan ni Ryan, kaya biyabe. Ito guys, grab eh. Ayan na, oh my God. Ito diba, gusto? Grab eh. Yeah. So ayan. Oh, sarap. Ipakita mo ulit yung mga ano, bongga yan. Ay, nag-goot ako bigla. Post ko lang kanina, kaka-post ko lang ng mga ano, mga available na, yung mga nasa freezer ko ngayon. Sakto, kasi naghahanap kami ng ano, ng meats for samgyup, kasi balak namin mag-samgyup dito sa bahay. This ang taray? Ayun, ano, samgyup, samgyup. Sige, Misu, kontakin ko na lang to, may... message ka lang dyan. Mapagmamalaki ko naman yung mga samgyup laman ko. Hindi naman tayo nagbibigay. Samgyup laman. Oo, ano. Ito talaga ay, ano, nagmula ang kay Corazon, ang unang aswang, ang mga laman. Charot. Pangarap ko rin makarating ng Taiwan. Di pa ako nakarating ng Taiwan. Masarap daw kumain sa Taiwan. Yes. Actually, may nabanggit, di ba? Victor, yan, di ba minabanggit Sir Nestor, dapat pupunta siya ng Taiwan? Oo, hindi siya nakuloy, di ba? Oo. Pwede ako maging tour guide nyo for free. Wow. sana pwede na mag-yari. Isang guru siya dyan, Misu, ha? Isang guru. Koreano. English. English, kasi hindi ako marunong mag-Mandarin pa. Oo. Good. Ilang DN, ilang years ko na nandyan? 5 kasi dito na rin ako nag-master. Okay, okay. Nice. As I'm really happy na nandiyan ka. At least isa man lang sa atin makaalpas dito sa Diyos ko na kalokong Pilipino. Tama. Basta kung pupunta kayo dito, ako na yung tour guide, free. Yes. Oo, sige, pagka nakaluwag-luwag. Totoo. Tsaka kung pupunta din kayo ng Bicol, don't worry, nandito lang din po. Dito lang din po ako. Albay. Yes. Ano ba sa akin? Kung pupunta kayo ng Valenzuela, kahit wala nang pupuntan dito, magpupunta lang kayo, kita lang tayo. wala akong ma-offer. Pagbili ka na lang ng, pagbili ka ng laman, di ba? Oh, bibili na lang ng laman, Misu. Gusto ko yung pag napunta kayo ng Valenzuela. Welcome. Yes, di ba? Sa nila kasi may offer eh. Libreng tour. Sa akin, welcome na. Magkano lang kasi po tayo eh. Manila din po ata kayo eh. Sa Manila lang. Sa Manila. Taga-Quezon City rin ako eh. Ay, lapit nila po pala sa akin. Yeah. Talagang, makaka-order ka talaga. Kung pwede nga lang ako umorder dyan mula Bicol eh. Bakit Malay hindi? Mo. Oo, diba? Kasi medyo problematic ang mga cargo ngayon dito. Mahigpit ang... Oo, actually. Ang ano. Actually, mga ano, ngayon mga galing sa isla. Palawan. Because of the ECQ. Kaya hindi nakakabalik yung mga cargo. Yan, kasi pag nag-ECQ, diba may mga restriction din? Yes, kaya actually. Mga, ano, sa mga... vessels. Yan. Kasi meron akong may in-order ako sa Palawan. Ano na, hindi alam mo, walang magawa yung supplier. Eh, hindi ko rin, ano nga naman gagawin namin? Eh, nag-ECQ eh. Diba? So, intay mo talaga siya. Kasi nga, yung sa pagbabago-bago nila ng quarantine abbreviation and acronyms nila. Yes. MECQ plus. Plus as with lactobacillus. Hindi ko na alam kung ano paniniwalaan ko. Kutob na lang ako, kutob. Alcohol kutob. Oh, next yun ano niya, MGCQ Unlimited. Yung mga ganyan na yung mga... Bigo below ba? Bigo below. And silymarin extract. Diba? Wow. Bumili ko na talaga. Samahan mo ng Tongkat Ali. Yes, talaga. Para talagang matabla na talaga sila, diba? Diba? Ewan ko na. Ayan. Grabe.
Mantakim yun, naka 2 hours tayo. Thank you very much, Miss Sue. Thank you, Miss Sue. Pagpapa-unlock sa amin. Salamat. Best family talaga. Thank you very much. Nagpapasalamat kami sa inyo. And, ayan. Pwede po bang magpa-picture ulit tayo sa ano, next ulit? Ngayon? Grabe, dami na nag-picture sa kanya, no? Kasi, kinukumpal namin yan. Yes, ako ni Miss Sue. Ipagyayabang namin to kaila ano, kaila General Parlade, ganyan na namin. Oh, ano namin. Pwede. game, guys. 1, 2, 3. Okay na, wait lang, check ko. Grabe. Kasi Sir Nestor, okay na. Ano, nakaraan, ano eh, high blood siya eh, dun sa games namin. Alam mo naman yung si Sir Nestor, ayan, oo. Ay, Miss Sue, thank you ulit. Siyempre, magpapahinga na rin po kayo. Thank you very much po. Well, thank you guys, thank you. Tapos kahit... I hope nag-enjoy kayo. Kayo, ay, mga nasa Bicol, nasa Taiwan, ikaw na nasa Valenzuela. Ingat. Ingatin po kayo. O, kasi tayo na lang to, ha? Tayo na lang to. Ingatan natin mga sarili natin. Para mapag-ingatan natin yung mga mahal natin sa buhay. Diba? And I know this is ang hirap-hirap nitong pinagdadaanan natin. Pero wala eh. Hope should spring eternal. So, wala. Ano siguro, panghawakan na lang natin na may pag-asa pa to. May pag-asa pa. At habang nandito tayo, di mabuhay tayo. Adya yes. Lang. Thank you po, Miss Sue. Thank you po. Ayan. I love you. Thank you mga nanood. Thank you sa inyo. Yes, mahal po namin kayo. And then, congratulations po ulit sa Game Boys Season 2 Season 1. Thank you. Bye-bye po. Ayan. Pwede na natin ano, ibaba si Miss Sue para makapagpahinga. Ayan, guys. Nakatawa, Mayor. Pero tuwa ako, promise. Ang saya ng gabi ko. Diba? Sino mag-aakala din na naririnig niyo ba yung music? Yes. Oo, diba? Copyright. Ramdam na natin. Hindi, wala naman yung copyright, awa ng Diyos. Kasi mabait ang idea first sa mga reactors, no? Yeah. Grabe, no? ilang araw na lang ang bibilangin natin. Sa 5 yata, may pasabog sila. And then sa 22, di ko alam 22. Kung start na ba to ng Game Boy Season 2. Oh my gosh. So ano na ba? Ano bang nararamdaman ng isang Lemuel at Victoriano sa nalalapit na pagbabalik ng Game Boy Season 2? Natutuwa ako at saka kinakabahan. Bato kinakabahan, pero kinakabahan eh, no? Tsaka, babalik na ako sa pagiging masipag na reactor. Di ba? Kasi parang paputol-putol yung reaction ko. Pero, ayun, nagre-react pa naman ako sa mga BL series. Pero, medyo busy lang talaga ako sa work now. Kaya, di ako nakapag-reaction video. Kaya, ayun, kaya sobrang excited ako na Game Boy Season 2 sana ipalabas na this May, di ba? Victoriano the second. Ako naman, super excited din ako sa Game Boy Season 2. So, ayun. Super excited kasi malaking parte yung Game Boy sa akin. Kasi yun nga, sa mga di nakakalam, yung Game Boy talaga yung isang malaking part kung bakit ko napag-decisionan na maging reactor. So, yun. Super excited talaga ako. Yun. For Season 2. Ayun. Yes. Kahit ako din naman, di ba? Actually, Besh Online Reactor is nabuo siya dahil sa inspiration din sa Game Boys. And then, I'm so grateful kasi itong mga kasama ko ngayon is, alam nyo yun, na napakasipag nila. And actually, there's no money involved here naman. Purely passion yung ginagawa natin dito.
and mahal natin ginagawa natin. At alam naman natin sa kabila ng mga stress and then problema ng Pinas, at least may mga palabas na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, di ba? And syempre, we feel na LGBT community exists talaga sa mga kagaya nitong palabas. And dapat talaga mahalin natin. Yeah, so, Mayor, promote ko lang yung channel ko. Yes, promote okay your channel, Lemuel. Oo naman. Guys, sa mga nanonood pa na 5 million viewers, please subscribe on my channel, Lemuel Kalisaan, sa YouTube, pati sa mga social media ko, Lemuel Kalisaan. So, Facebook, Instagram, please follow me, pati sa Twitter, sa TikTok din. May TikTok ako, pero konti lang yung mga ano ko doon. Feeds ko. Ayan, marami salamat. Victoriano. Yun, ako, sa 4 million, 4 million na lang ngayon. Sa 4 million na nanonood ngayon. Nabawasan. Pa-subscribe naman, baka. Joke lang. Pwede niyo ako i-follow sa social media ko, social media accounts ko, sa YouTube, sa Victoriano II Rialino. You can also follow me sa Twitter, at Puss in Butch, at saka sa Facebook, at saka sa Instagram, at Butch Rialino. Yun. Tapos, yeah, yun. O, oh, diba? And nabawasan naman, 3 million subscribers na lang tayo. Diba? Siyempre, baka naman din ako, diba? So, Renzel Diaz Vlog. So, subscribe to my channel also. And then, marami pang ilalatag sa inyong besh YouTube channel namin. Yung mga reactors namin ng mga magagandang contents. Abangan nyo, guys. Diba yung sinabi kanina? Kitsch and besh. Bakit hindi? Diba? So, let's see. Diba? So, tignan natin yan. Umalay nyo, Elijah Canlas and Kokoy De Santos talaga. So, yun nga. Thank you very much sa inyo lahat. Mahal namin. Thank you, guys. Thank you. Yes. Love you. Yeah. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Charot. Pag-sign off na. Signing off. Signing off.